Hi guys! Hello, hello, hello! Welcome to my channel, Beth-co Cobaldonado. Ngayon, mayroon mga ilang katanungan galing sa mga kaibigan ko o sa mga ilang kakilala ko na ito yung mga katanungan nila na kailangan ko siyang sagutan. Kaya, bago ko matutulog, ito na po ang mga katanungan nyo. Una, basa tayo ng mga katanungan nila. Ano nga ba yung mga katanungan nila? Ito galing sa kapatid ko, si Jollibee Baldonado. Sino ang pinakamaganda para sa'yo? Sino daw yung pinakamaganda para sa akin sa mga magpipinsan? Kailangan pa ba yung tanungin din? Ayaw ko naman, lahat tayo may kanya-kanyang kagandahan. Siyempre, nagmana tayo kainan, di ba? Siguro ang pinakamaganda, ako. Para wala nang away, di ba? Wala nang iirit. Ako na yung pinakamaganda sa atin. Siyempre, lahat tayo magaganda, di ba? Asa ka, no? Kala mo, ikaw yung sasabihin ko. Pangalawa, galing ka sa pamangkin ko kay Judy Ann Rose. Ano po ang pinaka-favorite mong song? Ano daw yung pinaka-favorite kong song? Siguro yung pinaka-favorite kong song yung Got to Believe. Ngayon. Ewan ko, kasi siguro dati gustong-gusto ko talaga si Rico yan. Yan yung Got to Believe na pelikula nila ni Claudine Barrito. Yan yung pinaka-gustong-gusto ko. Saka yung Pusong Bato. Ayan. Saka, eto, galing kay Dudes. Ito galing kay Dodds Lee. Ito nakakatawa talaga, Dodds. Ito na ba talaga yung pinakatanong mo sa akin? Meron talaga yan. Hi, how are you? Ano nga name mo, beautiful? Ano daw name ko? Siguro kasi kami ni Dodds, siguro Dodds di mo ako kilala. Hindi mo alam yung ano pangalan ko. Nakakilala lang tayo sa school, ng Jonah, hi, hello, kailan Beth, kailan. Eto na, Dodds. Alam ko magkaibigan tayo, pero alam ko hindi mo pa siguro alam ko ang tunay kong pangalan. Ako si Jonah Beth Baldonado. Ayan lang. At ito ang katanungan galing kay Agnes. Ayan, sis Agnes. Ang tanong niya ay, anong pinaka the best na nagawa ng amo mo? Ano daw yung pinaka the best na nagawa ng amo ko? The best na nagawa ng amo ko. Pwede ba yung tanong sis, ano na lang yung hindi magandang regalo. hindi naman. Siguro ang pinaka the best. Parang wala akong naisip. Parang lahat, siguro minsan, siguro yung pagod na pagod ako. Tapos yung ang samahan ng pakiramdam ko. Ayun. Umakit ako sa taas, tapos sinundan niya ako sa taas. Tapos gusto niya na ako kita ko sa hospital, pero sabi ko, siguro yun na yung pinaka-tapas kasi naramdaman ko yung pagiging care niya. Ayun. At eto, katanungan galing sa aking anak kay John Bignap. Ang tanong niya ay, kailan daw ako uwi? At ano ang oras ng gising ko? Nak naman. Kaya nako uwi na. Hindi ko rin alam eh. Wala pang tikit si mama. At ano oras ako nagigising? Sa umaga nagigising ako na. Iba-ibang oras ang gising ko na. Minsan madaling araw na. Pero kasi minsan namamalik mata ako. Kala ko pero pinakagising ko talaga sa umaga is 7. Pero hindi ko alam kung kailan pa ako uwi talaga.
Hindi naman sa surprise, hindi. Kasi talagang wala pa akong ticket. Ito naman galing kay Sis Heart. Ano ang pinaka kinakakatakutan mo? Ano ba yung pinaka kinakakatakutan ko? Siguro sis, ano, syempre kamatayan. Takot talaga ako sa kamatayan. Siyempre, iniisip mo pa lang paano ko pag nawala na ako, paano yung pamilya ko. Yun yung kinakatakutan ko. At saka yung may mawala sa isa pamilya ko, yun yung pinaka-kinakatakutan ko talaga. Na ayoko mangyari, di ba? Saka ito naman ang tanong galing sa aking pamangkin na si Lorraine. Anong pinakamahirap na sitwasyon ang tiniis ng OFW? Ano na yung pinakamahirap na tinilis ng mga OFW? Para sa akin, ano, pang mission ni Boss na to ate. Ano, siguro para sa akin ang pinakamahirap. Mahirap nga, kasi sa umpisa pa lang mahirap eh, kasi mapapalayo ka sa pamilya mo. Ayun yun. Ayun yung pinakamahirap talaga. Pero kailangan lang talaga yung, kailangan, ano, disidido ka sa ginagawa mo. Kailangan bago ka umalis na pag-usapan nyo. Ano ka na alam mo talaga sa sarili mo na okay, kaya mo. Yun yung pinaka ano, mahirap at ano yung tiniis ko. Siguro tiniis ko yung lungkot, 'di ba? Yung kapag nag-iisa ka. Siyempre kailangan kasi kahit na nag-iisa ka, kailangan i-ano mo pa rin yung sarili mo. I-alim mo yung sarili mo. Saka malaking tulong kasi nandyan kayo na laging nangangamusta sa akin. Ngayon yung siguro. Pang-mission ni Boss yung tanong mo ate. Eto naman. Ilang taon po kayo nung nag-asawa? Ilang taon ako na nag-asawa ako? Ano, 22. 22 ako nun. Ilan po ang naging boyfriend nyo bago kayo nag-asawa? Kailangan po itatanong. Ilan daw yung naging boyfriend ko bago ako nag-asawa? Ilan na ba? Nag-isip. Ano? Siguro mga 5. Pero hindi naman lahat yung seryoso eh. Daming. Tinanong lang kung ilan, no? Nagpaliwanag. Ayun, 5. May mga naging kaibigan ka ba sa mga naging ex mo? May naging kaibigan ako. Sa totoo lang, wala akong naging kaibigan sa mga ex ko kasi kadalasan ka, lahat, isa lang naman ang sineryoso ko talaga eh. Yung iba parang plain-plain lang, yung parang nakipag-relasyon lang, ganyan. Hindi, kamakailan lang. Isa sa mga naging boyfriend ko nag-add sa akin. Siyempre, na-accept ko siya. Depende din yun sa mga naging boyfriend mo kung anong naging dahilan nila. Kasi ikaw, depende yun sa iyo eh kung paano mo siya i-accept. Tinanong lang kung naging kaibigan. Oo, eh, kamakailan lang, meron ako ngayon naging friend na naging boyfriend ko dati. Pero yun, friend lang, wala naman yung ano yun. Gaano ka katapat bilang asawa? Gaano? Hindi, siguro itong tanong na to, hindi para sa akin eh. Kailangan itanong to para sa asawa ko. Hindi, kung ako yung tatanungin, siguro ano naman ako eh, tapat ako talaga. Sinasabi ko lahat sa asawa ko. Galit man ako or may gusto kong sabihin, kung ano man sinasabi ko talaga sa asawa ko. Hindi ako yung maglalihim lang, hindi ako yung tipo na, ano, siguro tapat lang talaga ako. Ayan ako, tapos mapagmahal ako, talagang malambing ako. Maano ko magsalita. Galit talaga ako sa galit ako. Ayun. Pero ano yun, ganun siguro yun, di ba guys? Hindi ko ma-explain, basta ano, bilang ako, bilang mag-asawa, ayun, pinapakita ko talaga sa asawa ko kung ano ako. Tapos, maalaga ako yun. Siguro, alam na asawa ko yun. Kailan ang
Kailangan ba ito tanong? Naka ano, ilan na daw yung naging ano ko? Ilan daw yung sineryoso ko sa mga naging boyfriend ko? Kailangan ba itong tanong, guys? Ano, siguro sa lima siya naging boyfriend ko, siguro isa lang yung sineryoso ko. Isa lang. Kasi natuto din ako. Hindi kasi pag nasaktan ka, pag nakipag-relasyon ka na parang, pero ako yung tipo na nakikipag-relasyon na yung oo, pinapano ko talaga na inano ko talaga mahal kita, i-care kita. Pero kapag iniwan mo ako, sinaktan mo, parang wala na kasi isa lang yung sineryoso ko, diba? Isa lang. Paano ko daw pinatawad yung ex ko? Tanong ba to? And pinatawad? Wala naman patawad. Kasi sa mga naging ex ko naman, hindi ko talaga sila kilala. Yung mga naging ex ko, hindi ko nga alam kung ano pilyado nila eh. Hindi ko talaga alam. Pero mayroon ako isang boyfriend na kilala ko talaga siya. Tapos, depende kasi yun eh. Depende sa naging sitwasyon. Saka, depende din kung paano kayo naghiwalay, di ba? Kasi may mga iba kasi na ayaw na nila halos maging friend ng ex nila kasi masakit talaga yung ginawa sa kanila. Yung sa akin kasi, nung kamakailan nag-inad niya ako, in-accept ko siya. Kasi ang sa amin, naghiwalay kami, wala talagang, ano, wala kaming, hindi natapos, kumbaga, hindi kami nag-break o ano, panaghiwalay lang kami, ganun. At least ngayon, okay na kami. Na, ayun, naliwanagan ako, or na nasagot ko yung mga tanungan ko kung bakit, diba? Ayun na, hindi kasi ganun ka, masakit kasi minahal mo yung isang tao, okay? Pero at least, ngayon, alam mo na, diba? Iba kasi yung sitwasyon namin sa iyo. Ayun. Okay lang din naman naging friend mo yun eh, yung mga ex mo. Pero, depende yun kung gaano, kung ano yung idinulot sa'yo. Yun. Pero kasi lang sa akin, okay naman. Alam ba ng asawa mo? Alam ba raw ng asawa ko? Guys, ano to? Tungkol na yata to sa kung ano-ano yung mga tanong niya sa akin. Tungkol na to sa ex o ano-ano. Ano to? May pinangugutan ka ata para kumuha ka ng idea. And then, alam ng asawa ko. Sinabi ko talaga sa kanya. Sinabi ko sa kanya. Hindi, kagaya na sinabi ko sa iyo. Talagang ako bilang ano talaga. Kahit sa mga kaibigan ko, sinasabi ko yan. Siyempre, lalo na sa partner ko. Maswerte na ako kasi ano, yung kapartner ko, ano, malamalawak yung pangkuna ko kanya. Naiintindihan niya. Wala siyang ibang isasagot sa'yo, wala siyang ibang itatanong sa'yo, hindi na siya magsasalita pa, makikinig lang siya sa'yo. Yan lang yun. Sasabihin ko, sinabi ko talaga sa kanya, walang paligoy-ligoy. Talagang hindi direct ako sa kanya. Kasi alam naman niya at kilala niya ako. Nasa tiwala lang din niya. Yun, alam niya. Ano yung pinaka-the best na nangyari sa buhay mo? Ano yung pinaka-the best na nangyari sa buhay ko? Siguro yung pinaka-the best na nangyari sa buhay ko, ano? Siyempre, yung mga anak ko, sila yung pinaka-the best talaga na binigay sa akin. Ayun yun, contento na ako dun. Sila lang talaga. At alam nila yun. Sila. Ano yung pinakamabigat na pinagdaanan mo sa buhay mo? Ano daw yung pinakamabigat na pinagdaanan ko sa buhay ko? Marami akong pinagdaanan sa buhay. Marami talaga. Pero siguro ang pinakamabigat na nangyari sa buhay ko. Siguro nung nag-iwalay yung mga magulang ko. Kasi nung nag-iwalay sila, ano, kasi ako, nakatutok na ako sa pag-aaral, diba? Ako yun yung ano ko eh. Kumbaga sila yung nag-inspiration ko. Pero nung nag-iwalay sila, yun, nawalan ako ng gana sa pag-aaral.
Tapos kami mga kapatid nag-iwalay-walay, tapos nag ano din yung mga kaloob namin. Hindi kami nagka ano, yung parang iba, hindi na namin nakakilala yung mga isa't isa, ganyan. Parang naglaho din. Ganyan. Pero at yung pangalawa, namatay yung lolo ko at saka yung namatay yung lolo ko. Yun yung siguro yung pinaka ano talaga na nangyari sa buhay ko. Ayaw umiyak. Ano yung maipapayo mo sa mga OFW na kagaya mo? Ano yung mapapayo ko sa kagaya ko OFW? Siguro ano, ipapayo ko na lang doon sa mga baguhan. Siguro sa mga baguhan na mga ano pa lang, ano, kailangan talaga yung tiwala, tsaka kailangan bukal sa kalooban mo kung bakit ka umalis, saka kailangan pakatatag ka. Kailangan matatag ka, saka maging matapang ka. Ayun na siguro. Kasi yun yun eh. Kasi dito pag nag-ibang bansa ka, wala kang ibang katuwang kundi yung sarili mo. Masigit mong kakapitan yung sarili mo. Tsaka si God, syempre. Tsaka pag may pamilya ka, syempre, nandyan sila para sa support sa'yo. Kadalasan kasi, minsan, oo, aminin ninyo yun. Kadalasan sa amin, minsan nakakalimutan nyo din kami. Minsan kami, kasayaan namin yung kamustahin nyo man lang kami, balitaan nyo man lang kami. Yun lang siguro yun. Kaya, sana kayo din na nasa pamilya namin or kayo na pamilya nila, dapat lagi din kayong nandyan para sa amin nila, na susuporta sa amin. Kasi kami umalis para sa inyo, kaya dapat ganun din kayo para sa amin. Yun lang. Sino ang pinaka-crush mo sa showbiz? Kailangan pa ba tanungin yun, guys? Siyempre, si Cardo. Crush ko siya talaga. Hindi ko alam. Hindi. Unang crush ko sa showbiz, si kasi Miko. Miko Samson. Miko Samson. Oo, sa Jimmy. Diyan. Ano lang, triangle nila. Camille Fats. Ayan. Si Miko Samson. Siya talaga crush ko. Ano ko ng mga poster. Ganun. Tsaka si Piolo Pascual. Siya yung crush ko sa showbiz. Tsaka si Rico yan. Ayan. Tapos yan, si Cardo nung dumating na yung mga walang hanggan. Ayan. Yung mga palabas. Nung ano siya, talagang idol na idol ko na siya. Lalo na nung sa One de la Cruz. Ayun, talagang doon ko na talaga siya hinamahan hanggang ngayon, hindi na nawala. Siya na talaga. Hi, Coco! Paano mo, kanino mo, ano ba ito? Tanong, guys. Paano daw ako magmahal? Ha? Paano ako magmahal? Ayun na din yun. Paano ako magmahal? Siyempre, kailangan ako ipakita. Ini-impress ko talaga kung ano ako. Pinapakita ko talaga kung ano ako. Ayun. Ito, todo talaga ako magmahal. Ibibigay ko talaga kahit sarili ko lahat. Ibibigay ko. Kasi pag nagmahal ka, sabi nila, wag mo ibibigay lahat. Hindi mo makokontrol yun, guys. Pag nagmahal ka, pustahan tayo. Hindi mo masasabi na ililimit mo lang, magtaka ka sa sarili mo. Hindi mo maano yun. Kapag nagmahal ka, talagang lahat ibibigay mo. Pag nagmahal ka talaga. Ang ano lang siguro, ang point lang siguro, huwag mo siya iwal na i-ano na siya na yung mga katuluyan mo. Hindi. Kapag nagmahal ka, sige lang, ibigay mo lahat. Mahalin mo, magpakatotoo ka, magiging masaya ka. Kasi masaya ka doon, kasi may dala may isang tao. Pero maging handa ka lang. Handa ka na masaktan ka. Lahat na nagmamahal na sasaktan. Totoo yun. Kaya, ano, maging handa ka lang. Huwag mo i-ano yung sarili mo na, ah, siya na, huwag ganun. I-may love ka lang, may mga ganun. Ang dami paliwanag.
ano yung mga payo mo sa mga anak mo? Sa mga payo ko sa mga anak ko. Ang payo ko sa mga anak ko, alam naman nila kung gaano ko sila kamahal. Saka lagi ko naman sinasabi sa kanila, mag-aral sila. Ayan. Hindi ako nag-angad na may honor sila. Hindi ako, yung panganay ko, nung nag-ano siya, nag-honor siya, nag-first honor siya, ganun. Tapos, okay. Alam ko naman kasi na alam ko na yung mga anak ko, kaya nila. So, ayun lang, pangarap ko sa mga anak ko, siguro makapagtapos sila ng pag-aaral. Kasi lahat naman siguro ng magulang, ganun eh. Ang inaangad lang. Saka, ano, matupad nila yung mga pangarap nila. Nandito lang naman ako. Nandito ako palagi sa kanila. Alam nila yun. Sila yung lakas ko. Sila yung pangarap ko talaga. Masaya. Yung kung ano yung kaligayahan ko, sila yun. Kaya, ayun, magmasaya lang sila. Yun ang pinakamalag. Ano daw yung pinaka pangit sa ugali meron ako? Ano daw yung pinaka pangit na ugali? Parang ibig, kailangan ko masagutin yun or dapat dito yung mga alam mo, sasagot dito yung mga nakakilala ko, diba? Yung alam nila kung sino ako. Ano daw yung pinaka pangit na ugali ko? Ano ba? Parang perfect, ano? Pinakapangit? Hindi naman sa pangit. Ano kasi ako, yung nakikita ko, sinasabi ko. Hindi ko alam kung pangit yun. Yung iba kasi, yung pangka, diba? Yung ganito. Nasa sa'yo na yun kung masasaktan ka. Pero ako kasi, the way na parang pag may nakita ko mali o may nakita ko ano, sasabihin ko, yun siguro yun. Hindi ko alam. Ano yung pinakamagandang binigay sa'yo ng mahal mo? Sino ba? Marami akong mahal eh. Kinakasama sa asawa ko. Ano? Alam niya na yun kung ano yung pinaka-tabis na nagawa niya sa buhay ko. Yung pagiging ama niya sa mga anak ko. Yun siguro yun. Tsaka yung tinanggap niya ako kung ano yung pagkatao ko. Yung malawak yung pangunawa niya. Yung minahal niya ako kung ano ako. Yun siguro. Anong maipapayo mo sa mga magulang mo? Ano tong tanong na to? Anong maipapayo ko para sa mga magulang ko? Kasi ako magulang mo din ako. Sa mga magulang ko. Sila ang papayo sa akin. Kailangan ako magpapayo sa kanila. Sa bagay, may mga points din na ganun. Yung kailangan mga anak mo papayo din sa mga magulang mo. Kasi minsan, may mga magulang, mga tayo magulang, nagkakamali din tayo, di ba? Kasi tayo naging anak din tayo. Normal lang din. Kasi ko, pag pinayuan ako ng mga anak ko, okay lang. Kung mayroon naman din at nakakaganda din naman, di ba? Okay. Ako, payo ko sa magulang ko. Kasi may edad na sila eh. Si mama, ano. Siguro si mama kasi nagkakaedad na siya, madali na siyang ma-hype. Mabilis na siyang, yung parang mabilis na umulit ng ulo niya, ganun. Siguro, ayun. Hindi ko alam kung paano ko siya way na sasabihin. Kasi, alam ko sa edad nila, hindi mo na makukontrol yun. Minsan nagiging ano sila, magiging sensitive sila. Tapos, yung konting bagay, parang na-hype na sila, ganun. Yun. Siguro ano lang, mahabang pasensya. Hindi mo naman makontrolin. Ayoko mo. Kay Papa, ano?
Huwag na lang matigas ang ulo pa. Yung mga bawal, bawasan na lang. Saka yung mga kailangan kainin yan. Wala, auntie. Ako na may tipo na bakit ako magpapayos sa magulang ko. Ganun. Wala lang, kasi matanda na sila eh. Parang pinagdaanan na nila yung mga ang dami-dami na ganun ang pinagdaanan. Kumbaga, tayo na lang yung susuporta sa kanila. Siguro ako ngayon, kabataan ko pa. Yung mga anak ko, may naisip na din. May mga payo na din sila sa akin. Ayun, matitake ko siya para sa akin. Kasi ako, hindi naman din ako perfect. Wala naman perfect ang tao. Diba, nagkakamali tayo. Siguro kapag may bagay na iyan sa akin yung anak ko. Ayun, siguro tatanggapin ko siya. Kung ano man yan. Ano ba't na mga tanong niyo to, guys? Napatawad mo na ba yung ex mo? Napatawad ko na ba ko yung ex ko? Pagka pinrend ka ng ex mo, tsaka nadset mo siya, ibig sabihin nun, hindi ka nag-alat sa kanya. Ibig sabihin nun, wala niya. Nag-ano na yung walo siya. Kasi yun sa akin, sa ex ko naman, hindi naman ako nag-alat sa kanya. Hindi naman ako yung nag-ano sa kanya na kailangan ko siya patawarin. Hindi. Wala naman ganun patawad na ano. Oo, humingi siya ng sorry, pero patawad. Bakit wala naman? Kasi pag minahal mo naman yung isang tao, wala na yun, diba? Saka wala naman siyang ginawa. Siguro, nagawa niya lang. Ano, iniwan niya lang ako. Sakit doon, di ba? Yung iiwan ka sa ere nung di mo alam ang dahilan. Yung wala man lang pasabi na hindi na kita mahal. Ganun, di ba? Yung parang ganun, iniwan ka lang na ewan. Parang, oh, okay, nabuksakan ka ng ano. Ano, di ba? Pero okay na. Pasas. Nagbigla ako natawa. Ano, ilang taon daw ako noon na virginity ako. Sorry po. Pasintabi po sa mga batang nanonood. At lalo na sa mga anak ko. Yung kailangan po sagutin, guys. Ang pangit nito. No comment. Ano na lang yung ipapayo mo para sa mga nanonood? Sa mga chismosa. Sa mga chismosa. Marami chismosa. Lahat naman tayo chismosa eh. Diba? Aminin mo yun, guys. Lahat tayo chismosa. Sa iba't ibang paraan lang. Kahit nga minsan kaibigan mo na pag-uusapan mo, diba? May mga the way na ganun. Aminin nyo yun, guys. Lahat tayo chismosa. Pero hindi yung chismosa na the way na yung bad na pagka-chismes, diba? Hindi. May mga good way din naman. Aminin nyo yun. Ano lang, yung pagiging chismosa lang, guys. Huwag ka lang manira ng kapwa mo. Okay lang yung pag-usapan mo, napagkikwentuhan mo yung kaibigan mo, nakikwentuhan mo yung tao, pero yung manira ka, yun ang huwag na huwag mong gagawin. Ayan lang. Smile! I love you guys! Hope you like it! Bye! Good night! Tulog na ako. Valentine's pa rin dito sa amin. May lobo. Good night, guys. I love you. Don't forget to subscribe my channel.